sense eh. Sinasabi ko, walang masama na, yun yung alam natin. Para sa akin, kulang. Kasi I want to be more. I want to live better. I want to have a great life. I want to have a great life para sa mga anak namin. Sa mga magiging anak niyo. Yep. Diba? Hindi yung sakto lang. Hindi tayo binuhay ni God para mamuhay na sakto lang. We just want to ignite something inside of these people for them to do their research, to do their responsibility as human beings. To not rely on the just government, to not rely on other people, but to rely on what they believe and what they study. My question is, bakit ka magmamas testing if ever sasabihin mong itong vaccine na to is 100% ano, tawag nito? 100% na gagana. Bakit mo magmamas testing? Right? So, ibig sabihin, yung mass testing kawawa yun. Kayo yung ano, kung sino yung kasama dun sa mass testing ngayon, good luck kung anong klaseng reaction yung gagawin ng vaccine sa katawan mo kung kabilang ka dun sa mass testing. Bro, speaking of, pumunta ako ng studio bukas, magkukorre ako, di ba? May mass testing na magaganap daw sa amin. Oh my God! So, ano, tinanong ko lang si Mrs. Bro, but ano ibig sabihin nun magmamass testing daw kami bukas? Kasi mag-shoot kami ng dance commercial, di ba? So, ano yung alam mo sa mass testing ngayon, Loon? Ako ba yung magpunta doon? I just don't know. It's like, gagana ba tong bagay na to sa ganitong ano? Di ba? This, I don't know kung ano yung gagamitin nila sa mass testing, pero this, kung ano may papainom nila, kung ano yung papagawa nila, it's a trial and error. That's why it's mass testing. Kaya kawawa yung mag-i-intake, kawawa yung mag-undergo doon, so, kasi it's not 100% proven. So in short, hindi ko dapat i-take yun kung gano'n pala. It shouldn't be mandatory. It should be encouraged. Depende na sa'yo kung gusto mong i-test yung sarili mo or gusto mong paniwalaan yung ano nila. Diba? But for me, why would you test me? I'm a human being. I will react kung ano yung papainom mo sa akin. Paano pag yung papainom mo sa akin, magre-react ng medyo malala yung katawan ko? So, I'm dead. That's crazy. Diba? So, man, yung naniniwala sa mass testing na yun, gawin kumbaga, you don't test me. Ito na nga, bro. Just back na nag-usap tayo tungkol sa mga ganito, makakatulong siya sa akin. Kasi kainan, may nag-text sa akin. 9:30, may mass testing, gano'n. So, napaisip talaga ako, tinext ko agad si Mrs. Bro, sabi, but ano yung discipline ng mass testing? Parang, Sorry, baka mag-misinterpret tayo ng tawa. Hindi ko sinasabing huwag sila mag-mass testing. Kayo bahala doon. Ito lang yung point of view ko. On that. Or should I say rapid testing or mass testing? Yun yung naririnig ko dyan. Oh. Iba yun sa magpapa-COVID test ka. Mm-hmm. Iba ba yun? Those are just iba-iba lang yung pangalan. But it's just mass testing, rapid testing, COVID testing. Diba? Inisa lang yun eh. They just want to prove if it's gonna work or not. Yeah, I'm not taking that shit, man. Bukas umaga na yun, putik, diba? Nakakatakot, diba boy? Nakakatakot eh. So, paano pag uwi mo ngayon, biglang reactant pala yung na-take mo? So, paano pag may ininom ka na baso and then your kid or si Unong ininom lang din sa yung baso and then affected na lahat? And you don't know. It's okay na maging meticuloso tayo sa kung anong intake natin nowadays because we're really vulnerable of these things. Lalo na pag wala tayong alam. Coming back to that mass testing. What are yung swab testing? Diba galing yung sa ibang bansa? Galing sa ibang bansa yung mga ganun. But what if yung swab na yun, bago pa nilagay yun, bago pa tinest sa ano mo, bago pa tinest sa sistema mo, meron na palang pagpapositive yun. So, diba, parang they're just creating something para i-prove na kailangan ng pagka-vaccine. Kumbaga planado. Kumbaga bago siya ilagay sa ano mo, bibig mo, kahit wala ka naman talagang virus, pero what if meron na talaga yun? DJ Loonyo, ikaw ba pinopromote na ngayon? Dapat anti-vaccine ka gano'n or ano ba? Hindi ka ba? Ako, okay, again, bago ko ipapasok, even for my family, yeah. Diba? May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Okay? Yes. Kung ano nanonood ngayon, it's up to you. I'm just, you know, saying on my part that if ever magkakaroon ng vaccine, I will not take it, not unless alam ko yung mga substance na nandun sa vaccine na yun.
It's like very transparent to the public and all. Bro, alam mo nga bro, yung mga ingredients no, nakasulat sa likuran mismo ng vaccine na yan, yung box niya. Nakasulat na may mga parang poison, may mga aluminum, mga ganon. Which is very... So sabi niya dito, nakakalungkot isipin na sa loob ng 2 hours na live with my friends and fam, 5 minutes lang yung kinuha at pinanak. First off, I apologize for the wrong use of terminology in that particular instance. My point is not particularly about the COVID mass testing. I was actually referring to clinical trials. I understand that the use of terminology is critical, so I apologize for any confusion caused. However, I encourage you all, bashers man o sumusuporta at higit sa lahat yung bukas sa critical thinking sana, na panoorin ng buo ang aming FB Live video, not for the views, but so that you can see both sides of the story. Ang napag-usapan kasi is really about business over integrity. Na these days, mahirap magtiwala sa mga nangyayari sa ating paligid ng basta-basta para lang sumunod. Sa mga nagsabi po na mag-aral kami o mag-research, rest assured we have been doing that. Kaya nga nandun kami sa punto na bukas ang isipan namin, and we want to also be vigilant and see different sides of the picture para makabuo kami ng informed decision. Yes, we are definitely not experts, and we mention a lot of disclaimers during the live video. But we were exercising our right to ask questions and share thoughts with those who agree or disagree. I know that I have been blessed with a platform, kung saan may kaunting level din ng influence. We do not mean to spread misinformation, but rather encourage you to form an open-mindedness para hindi po kayo magpanik, para alam nyo bakit kayo dapat mag-mask, bakit dapat stay at home, at hindi para sumunod lang. Di naiintindihan ang reasons why or why not. We are in a critical time in our history, and our lives have been reset by this pandemic. Hindi ba't pwede naman nating gamitin ang panahon na ito to find the answers to all our whys, hows, and why nots? Maraming salamat po sa inyo pagpuna. Sana po ay mabuksan lang din ang inyong isipan. Maaaring we will remain in a disagreement on certain points, but that doesn't mean we cannot have a decent conversation. Thank you, stay safe, and God bless. I still love you all. Pinanood po talaga yung disclaimer to kay DJ Loonyo. Credit to from him saka sa friends niya. Pinanood ko talaga yung whole video, at may point naman talaga siya na yung topic nila is nandun, pero bakit 5 minutes nga lang naman yung pinanood? So lahat naman tayo may karapatang magsalita. Kaya lang talaga, DJ, hindi talaga kasi busy ang mga tao ngayon. Kaya be aware talaga sa mga sasabihin mo, lalo na kung malaki yung influence mo. Ang dami mo ring napasaya, lalo na sa mga kababaihan. Ayun, just keep your feet on the ground and do whatever makes you happy.